Sarap sa, ano guys, sa sandwich na may beer. May pa-beer si Papa. Sampai for you, baby! Toot! O, yakiniko! Toot! Doon ako sa toot! Yakiniko lang yun eh. Hi guys, and welcome back to another vlog! So, bago ko mag-start, sana ka-subscribe na kayo sa ating channel. Again, it's Mama Jia Katayama. And syempre, pakitap na rin ating bell button para notify kayo sa mga susunod pa nating vlogs. Yung mga napamili natin is from Big Day. Kung gusto niyo makita kung paano natin gawin ang ating samgyupsal style / yakiniku style kahit tayo lamang ay nasa bahay, then just keep on watching! Nandito dito yung pinaka-basic na kailangan pag nagsasamgyupsal or mag-yakiniku ka sa bahay is ito. Hindi ko alam kung ano yung tawag na ito, pero matagal na namin itong nabili and ngayon lang namin siya uli gagamitin. Pang yakiniku style talaga siya na, ano siya, electric. So, ayun, nilagyan lang ng konting mantika. And then, syempre, kailangan natin ng mga meat. Meron tayo ditong different cut ng meat, pero yakiniku style na talaga siya. Merong dalawang pork, magkaiba yung part niya, at the same time, magkaiba yung kanyang cut. And then, ito yung parang kalbi na tinatawag na ang cut naman niya is parang chunks. And then, bumili tayo na parang lettuce kasi para yung ano nga, vegetable. May kimchi. Yan siya. Ah, mainit. Mainit na pala. Pero hindi naman masyado. Kimchi. May piman. And may cucumber. Bumili na rin ako ng gyoza para additional na food. And then, may binili tayo na nani, sorry. Ang may tawag dito eh? Edamame. Edamame. So, diba? Yung ano ko, cameraman ko marunong. And may Caesar dressing tayo. And ito yung ating yakiniko sauce. Bumili lang kami ng maliit kasi subukan ni Papa kung okay sa kanya yung panglasa. And ito daw is spicy. And meron din pala tayong biniling suika or pakwan. So, isang ganun lang yung binili naming suika kasi madaling masira ang suika pag isang buo tas hindi mo siya agad nauubos. And then, syempre meron tayo dito isang mug na ito is para beer. And yung kabila is sa akin para sa para sa aking coke. And meron tayong mga saucer para sa ating mga sauce. So, nag-start na tayo na hindi kita masyado yung aking ulo. Okay ba? Iba ba? Taas ko? Mm-mm. Ito ako na. Ayan. Oh, kumikin lang dito. Ayan. Ayan ito mga sabaw. Sauce yan! Ginamihan mo sobra. Siyempre! Ayan natin guys, ang ating sauce. Ano siya? Kain ka muna ng gulay. Medyo ano siya guys. Mahina. Pinatay mo guys eh. Wala, besh. Gigil ako. Mali-mali. First time, pagbigyan mo na. Kaya pala sabi ko hindi umiinit. Kala ko sabi ko ano. Kaya halika na. So, kain muna tayo. Kain tayo, guys. Mahilig kasi kami ni Papa kumain. Ikaw lang may chopsticks ma. Uy, kinuha ata ni baby. Lahat. Ay, yung isa. Panghusga ka pa, besh. Gigil mo ako, besh. So, ayan, naririnig ko na yung mga katunugan na ganyan. Ito is yung kalbi. Masarap to guys. Sobra. Ano siya? Masarap siya na cut ng karne. Ewan ko, pinagsama-sama karne na ba to? Ng kinorte ng ganito. Ang masarap sa, ano guys, sa sandwich sa may beer. May pa-beer si Papa. May pa-beer. At ito ba to? Ginagawa ko, guys. Ayun. Wow. Te, halika na dito, te. Si ate. Oh, diba? Sampai for you, baby! Kamusta ang amoy ng bahay? Gusto mo, i-open ko muna to dito. Yung screen lang yun. Pwede din eh. Uy, abo na. Ito mo kulog din. First time namin ito magsasamgyupsal dito sa bahay. Kasi more on talaga. Tao dito. Hindi namin tinatry sa bahay kasi nga, ito yung kinakatakot ko. Yung ating lutuan. Kasi maliit pa si aking. Maliit pa kasi si baby guys, di ba? Kaya naaalangan ako na magganto-ganto kasi baka si baby is ano ba, ma-accidentihan. Pero hindi naman, syempre binabantayan, di ba? Pero at the same time is nagpapakasiguro lang. Kaya na ang downside lang nito guys, ng ano, gantong burner pa, ano ba tawag dito, or griller, hindi siya ganun agad umiinit, tama ba? No? Hindi katulad yung sa mga apoy talaga. Sa mga restaurant kasi talaga is apoy talaga guys. Yung sa mga na-try namin ha, hindi ko lang alam sa iba.
kung meron din silang mga apoy or ganito lang din. Tapos, tumatalsik-talsik lang siya, guys. Pero pag sa kumain ka sa restaurant, ganun din talaga. Diba, tinong kumain tayo, ganun tumatalsik-talsik din talaga siya. Kaya after nito, dapat may oras kayo para maglinis. Hindi pwedeng after mo kumain. Pag sa restaurant, after mo kumain, wala ka nang lilinisin. Unlike pag sa bahay, kain mo, linis mo. Yan siya. Medyo juicy talaga tong kalbi. Yes, nakakatakam na, guys. Pero gusto ko talaga yung tostado. Pero ano, marami na rin. Oo, sa Pilipinas nga po nag-uso yung mga samyupsal. Diba, te? Uso to sa Pilipinas yung mga ganito. Nagaganto sila. Ano siya, sobrang parehas lang din siya sa ano, guys, sa yakiniko ng Japan, yung samgyupsal. Meron din tayong binili ng gantong list. Tapos, ginagawa nila, gagayahin natin eh. Kaya nilagay ko isang ganto, tapos nilagyan ko ng kimchi. Tinitiko ako ng tikmo ng kimchi. Tapos isusubo. Masarap. Ano siya, guys? Perfect yung anghang. Bakit? Kahit anong tikmo, anong gusto mong ginigin? Para makakain ka maayos. Huh? Kuha ka ng inumin mo dyan sa'yo, may try it again. Muna ako sa'yo saan. Sarap. Gantong-ganto din yung ginagawa natin pag kumakain kami sa Rabas, guys. Gantong-ganto din. Mas marami nga lang, mga anak, mas marami nga lang choices pag sa Rabas. Anak, hindi ka muna kainin yun. Diretso. Sinusubo. Ah. It's all you can. Kasi dito yung mga ganto is unlimited. Kani nga, te? Durong edamame. Ito, Teo, lang. Try mo ito, te. Ibalot mo siya dun. Ang sarap. Lagyan mo ng kimchi sa loob. Ganun yung pagkain nila, eh. Parang ano? Sarap-sarap. Hindi ba gulay? Nagugulay ka na? Sarap-sarap. Now! Makakasipa. Oysi. Lagyan mo. So good. Guys, masakit lang siya, matalsik. Mainit, ganun. Mas okay yung init eh. Matalsik ang masakit pa. So perfect talaga sila. Hindi mo palabas yun. Pero ano siya? Maroon doon siyang family band. Hindi siya makapagtuntuhan. Dahil yun lang. Kapag nagluluto. Oh, safe naman siya. Basta ilayo nyo lang siya ng instansya nyo lang sa baby. Gaya nga siya makulit na. Abutin mo talaga. Pero ngayon, hindi na tayo nakikita naman. Iba kasi pinagawa. Ang pinag-interest na yung gulay. Yung gulay. Mama. At sa ito, sa tomato. Sa tomato. Ano, te? Ang masasabi mo? Yung kinainan natin ng uno, di ba? Masarap nga yung lettuce nila dun. Mainit ako. Masarap na. Awa. Yeah, awa. Pagsalay. O, pag sa ano guys, pag sa kumain kayo sa labas, nagre-range yung kanyang pricing sa mga siguro pinakamura na makakakita kayo ng Sabi Hoday na yakiniko. Mga around 2,000 yen. Sabi Hoday yun guys, sa It's All You Can. Yun yung pinakamurang na try namin before. Wala ka dito makikita yung mas mura pa dun. Pero sa Pilipinas is nasa ganun din eh, 1,000 plus, di ba? Yung 2,000 yen na yun is ano lang yun. Selected na cut ng meat, selected na mga food dun sa may ano restaurant na kakainan niyo. Selected lang yung mga yung mga gulay na i-serve nila yung ganun. Meron kasi silang ano eh, parang pricing from 2,000 yen to 3,000. Yung mga 3,000 to 4,000 yen is minsan mga ano sa lalaki mama? Malalaki yung cut ng malalaki yung cut ng meat. Apo. Oh, no way, no way. Mike, no way. Oh. Mike. Ito na dito ah. Ma. Ito yung kalbi, guys. Lumiit na siya pang luto. Yung aming kimchi is yung ano, mustasa. Tapos maganda pipiliin natin na carne guys is yung ano, maninipis yung cut. Pero, para mas mabilis siya maluto. Pero dito sa Japan talaga, meron na sila, uso na talaga dito yung mga ganitong cut. Sa Pilipinas, alam ko, pag bumibili ata sila ng mga nagsasambyupsal, yung mga family na nagsasambyupsal, for example, mga friends ko nakikita ko sa Facebook na nagpo-post.
pinakasadya. Meron talaga silang store na binibilhan na ganto cut ng, oo, ganto yung cut ng mga meat. Kasi nga is, di ba, dapat mas manipis siya. Nag-grocery yung nabibili? Hindi, hindi. Parang naalala ko yung iba na nagpo-post Korean store. Juicy, juicy, oh. Mas juicy kaysa sa akin. No. No. Yun, guys. Ang dami na namin nakain. Hindi ako masyado na nakapag-vlog. Kaya hirapan na ako mag-mukbang, guys. Kasi nag-enjoy ako sa kinakain ko. Minsan. Maubos siguro natin itong karne, no? Kunti lang naman eh. Ubusin na natin. Hindi kasi kami nag-rice. Buti mo na pa yan yung gulay. Kung nag-rice ka siguro. Diyan ka kasa dyan na. Ang liit-liit ng pintuan na yan. Pagka... Ow! Oh, nalilihan ko na. Nasarap yung ano kimchi na nabili natin. Ne? Pag kumain kayo sa restaurant, yung pinaka-grillers, minsan papakita ko sa inyo, mismo yung iniihawan is pinapalitan nila from every customer, kada palit ng customer, iba yung griller. Ano ba, no? Para bago yung... Papakita na sa inyo na pinapalitan nila para... Dahil kababoy. At a service, di ba? Ikaw na, alam mo, malinis yung kakainin mo. Hindi yung ginamit, pinagamitan ng iba, pinagagamit sa sa'yo. Kasi nagkakaroon siya ng kukong mo. Yan yung ano. Yan yung iniiwasan. Tumatawad ka nito eh. Gulay. Kapag may gulay talaga. Kulang din natin gulay, no? Meron pa din sa rest na. Ano ba? Ngati ko lang. Tapos ito yung Japanese na ano, kadalasang pulutan, edamame. Mame. Medyo mahal nga lang yung gulay ngayon, guys. Kung nabili kong lettuce, $2.98. Hindi, sabi naman talaga. Ma! Parang ito yung money nila dito sa Japan. Ayun yung maganda sa yakiniku. Hindi mo na kailangan mag-marinate. Diba sa Pilipinas, marinate, marinate. Ganun-ganun pa tayo, diba? Babad-babad. Ito, iba naman yung style nila. Yung iba is nalalagyan lang ng ganito, katulad ng ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng shukusho habang niluluto. And then, yung mismo magbibigay na ng lasa niya is yung ating yakiniku sauce. Tapos ito yung nabili namin yakiniku sauce. Tsaka madali naman siya makita sa supermarket kasi may drawing sa bote. Kung di ka nakabasa sa card gaya namin, tingnan niya lang yung picture. Ayun, nagkamali ka pala, no? Tumingin ka lang sa picture. Na ano ako sa ano? Nasamid ka? Ano na dyan ini? Number! Para kuya mo, 1,000. Diba ano? 0920. Kuya mo, hindi yan. I'm sure. Kaya kuya mo, kaya hindi ako number. 1,000. Kasi nasamid ako, diba? Pag nasasamid pa, pagsabihin yung number, sabihin mo, opa, number! 0922. Ano yung number? 911. Isang digit lang, gigil mo ako yun. Down na tayo guys sa isang, ano, karne. Magtak lahat guys, taob. Magpapakwan muna ako. May niluwan ko ito. Diba sa ate? Yung pakwan guys is wala sa mga yakiniku store or sa mga yakiniku restaurant kasi nagsiserve ng pakwan. More on yung mga sinaserve nila na, na to? Ano tawag dito? Kapag. Pakwan. Prutas. Is more on ano mga ano yun, mga oranges, mga ganun. Hindi ko pa, di ba ka nakatay na kumain ng may pakwan? Depende kasi ata sa season, no? Well done. Madalas kasi pag kumakain tayo, no? Minsan pupuyo na malamig na. No, winter, oo. Round siya, tapos dito sa pababa, nandiyan na yung mga oil niya. Ayun talaga yung mismong style nung lutuan para nasa-separate yung mantika nung pinaglutuan ng mga karne. Ay, masarap din yung kalbi, ah. Masarap mo. Masarap ng perling ko. Kahit ano guys, basta ano. Lahat masarap. Pag gano'n, lalo pag gutom daw guys, lahat masarap. Pero yung gato kalbi pa, yung pinaka, tawag na to, inaka-selected meat, or yung parang may brand talaga na kalbi dito. Yung isang perasong ganito guys, 100 yen. Oh my God. Mahal. Ganun siya kamahal. Kasi masarap siya. Pero itong nabili ko, hindi naman ito yung, hindi ito yung 100 yen per piece, ha? Itong nabili namin is around
1,000 yen. Pero, marami na siya. Siguro mga nasa 30 cups na ba? Magpapaalam na kami guys kasi para matapos to at the same time is pagtapos namin is maglilinis pa kami para ano ba? Makapagpaalam ako ng maayos. So that's it guys for this Yakiniku in the house. Parang ganun. DJ Luño in the house. Ganun. So maraming maraming salamat guys sa patuloy na panonood and pag-subscribe and pagsama palagi sa ating channel. Maraming maraming salamat. Thank you guys. And see you on our next